the day, meron tayong i-review. Koso ng washer. Kung ano yung set ng fully set ng koso, so yun, bitin nyo. Imagine niyo ha, 1,400 pa lang tinakbo ng motor ko. Pwede nang maputput tong torque drive. Kasi baya what's up mga boss at welcome back ulit sa ating Facebook page at ating YouTube channel. At today meron tayong i-review. Koso. Koso na fully set pang click version 1. So bakit barrio? Kasi sa ibang bansa po ito galing, hindi ito sa Pilipinas. Click sa atin, barrio sa ibang bansa. Meron dito ay ang drive phase. Meron siyang center spring na 1.5 RPM, tapos yung clutch spring niya is 1000 RPM, tapos pulley set. So yan yung pulley niya at may backplate ng kasama at saka slider piece. Koso. So re-review natin kung good ba siya o hindi para masulit natin yung pera nyo. Hindi naman tayo basta benta-benta lang eh. So, sasalpa ko ngayong araw, susunod na araw i-upload namin yung videos. Titingnan natin kung kaya itong sumabay dun sa pinopromote namin na budget racing. Anyhow. Oh, yung tinatawag namin na Kalkal at saka Refile. So, ako naka-refile na. Ang bola pala niya is 14.5. So, ang stock kasi is 15. So, hindi ko alam kung bakit 14.5. So, titingnan natin, gagawa natin ang comparison to before sa set ko at saka itong koso na set. Ayan. So, titingnan natin. Hindi ko alam kung anong angle na ito eh. 13.5 ba ito o ano. Susubukan natin siya. So, kinumpir ko yung pulley na stock pulley sa koso. Mas malaki to ng konti. Parang semi big pulley, wow! Parang PCX. Taiwan made. Maraming mga pulley ngayon na Taiwan made na pare-parehas na lang yung itsura. Pare-parehas lang. Kaya ganun din yung lakas, pare-parehas lang. So kakabit na natin siya mga boss. Tapos titingnan natin kung okay ba siya o hindi. This is it, kakabit na natin siya mga boss. Ayan. So ito yung pulley. Tapos drive phase. So, hindi ko masasabi kung okay siya. Hangga't hindi ko na gagamit, syempre. Ayoko din magbenta nang hindi natin mapapakinabangan ng gusto mga boss. Sayang yung pera. Eh. So, hindi tayo mga hype. Doon tayo sa yung tama lang. So, ito yung bola na 14.5. So hindi ko alam mo bakit 14.5. So kung 14.5 times 6 87 wow. pounds. So titingnan natin. And hindi ko alam bakit 1,500 RPM. Tapos maiksi yung pinadala sa akin. So ang center spring kasi ng click ganito kaba. Yan. So ito maiksi. Tapos 1.5 RPM. Kakabit na natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Ito yung center spring ng click. Tapos ito naman yung center spring ng koso. So yan. So ako naka-stock clutch spring. So ilalagay natin tong 1000 RPM na clutch spring ni ano ni koso. So ito yung sinasabi ko sa inyo, napakahalaga. Kung gusto nyo mag-racing, ito ang aabutin ng motor nyo. So itong draw torque drive ko, malapit na pong masira. So yan yung part, kung may napapansin kayo, yan. Kain na po yung torque drive ko. So kung papansinin nyo, pag kinapama yan dito, pag sinalat mo, itong part na to pababa, putput na, may lamat na dito to. Yeah.
kung gusto nyo ng racing, ito yung pwedeng sabitin nyo. Imagine ninyo, 1,400 pa lang tinakbo ng motor ko. Pwede nang maput-put tong truck drive kasi bayabas po ako eh. So again, hindi ko pinopromote na magganito kayo. So kung gusto nyo ng stock, matibay, pang matagalan, eh wag na muna kayo mag-racing. Yan. So nasa sa inyo, choice nyo yun, option nyo yan. Nasa sa inyo kung gusto nyo gawin yung ganito, racing o stock. So payo ko lang sa inyo. So pinapakita ko sa inyo kung ano pwede mangyari pag racing at compared to stock. So kung pamilyado ka, so magtipid, stay a stock. Kung gusto mo naman ng may konting lakas, mag-racing ka. Nasa inyo. Nga pala mga boss, dahil wala naman kasamang mga washer dito, so syempre, hindi ko lalagyan ng washer. Kung ano yung set ng pulley set ng Koso, so yun. So pag hindi ko nagustuhan, lagyan ko na lang siguro ng washer. O kaya pag nagustuhan ko, titingnan ko pa kung pwede pa nating lagyan ng washer. So wala siyang washer, tinanggal ko lahat ng washer na doon, oh, hindi lang makita eh. So tinanggal ko lahat ng washer na meron sa motor ko. So ito, walang washer. Full set lang talaga. Kung ano yung nakapaloob dun sa isang set, as is yun ang ilalagay natin. So nakabit na natin mga boss yung ngayon, oh, yung center spring, clutch spring. Sa bola naman, wala ng arrangement yan kasi pare-pares naman sila ng timbang. Tapos etong sticker na to, ididikit ko lang to sa motor ko kung okay ang Koso. Yung pulley na to, ah, hindi ko sinasabi lahat ng products. So didikit natin dyan ang Koso kung okay yung pulley set nila for click. Malalaman nyo po yan mamaya. So yun na mga boss, nakakabit na. At balik lang natin yung cover, then road test tayo sa Osmeña. So yun, kilala nyo naman ako mga boss. Pag hindi ko talaga magugustuhan to, sasabihin ko sa inyo. At pag nagustuhan ko, sabi ko nga sa inyo kanina, ididikit natin yung sticker ni Koso sa motor ko. So kung napapansin nyo, walang mga sticker yan. So yung mga good products, so yun yung mga didikit natin dito sa motor natin. So hindi po ako mambobola. Kung ano yung dapat, yun yung dapat. Kung pangit, hindi maganda. So sinunod ko lang naman yung ano, yung sinabi ng Koso, no. So kung ano yung nakalagay dito, kinabit ko. Walang washer, walang kung ano-ano. So rerotis na natin. So yun na nga mga boss. Kung okay ba 'to? Osmeña. Pala. Ng pulley, as review. So yun ang advantage ng ano, no, ng naka Aerox mags. So re-reset ko lang saglit. Okay, zero na. Thank you.
tayo yun mga boss. Tapos na yung review natin dun sa Coso. Dun sa lahat ng interesado ng Coso. Kayo na pong bahala. Napanood nyo na yung video. Kung paano namin ni-review. As is yun, kung ano yung laman ng set yung kinabit ko. Pero may gagawin akong video na isa. Maglalagay ako ng mga washer, magpapalit ako ng bola, i-tune ko kung anong mas maganda. May delay lang siya ng konti dun sa set namin na Kalkal Refile. So, again, sa lahat ng interesado ng Coso, hanap na lang po kayo kasi hindi pa po ako nagbebenta. So, again mga boss, salamat sa panonood nyo. Syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, follow nyo kami sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. Window Shop, salamat po sa panonood.